Hi, my name is Nina. You can call me Ens, and this is Enspedia. Welcome back to the channel. Thank you for clicking and watching the video. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Tunay-ingayang kayong presensya na. Medyo mainit kasi kaya nagbukas ako ng electric fan. For today's video, medyo ibahin natin ang ating review dahil maraming nagsabi na baka pwede kong huwag spoil lahat. Medyo mahirap siyang gawin, but I'll try my best. Ngayon, gagawa tayo ng series overview of Janus Silang series. Na ang una ang Tiyanak ng Tabon at ang pangalawa ang Labanan ng Manananggal at Mambabara. So, ang Janus Silang ay isang comics, ay isang novel na sinalin sa comics. Ang nagsulat ng novel na to ay si Edgar Cabrera Samar. Si Edgar Cabrera Samar. Meron na siyang tatlong novels na nagagawa at the fourth one is coming already. And sa books naman, sa comic books, meron ng dalawang nagagawa. Ang size nito, very nice dahil pareho sila ng size. Ayan, pag tinignan mo, pareho silang 6x9 pero hindi talaga 6x9 dahil tinrim siya syempre yung mga bleeds niya, so naging 5.8 something, mga ganun, 8 point something. Anyway, yun nga, ang dalawang librong to magkaiba sila, pareho siya ng story series, pero parang isipin mo sa TV magkaiba yung director dahil yung unang libro, yung unang volume ay ginawa ay isinacomics or script written siguro, playwright ni Carl Joe Javier, at ang gumuhit naman ng kanyang ginawa ay si Natasha Ringor. Si Natasha Ringor ay isang artist na sojo ang datingan ng kanyang mga drawing na manga style. Kung makikita ninyo ang kanyang mga guhit dito sa unang libro, ay black and white na parang datingan na Sir Kadjo ng 13 noon, yung mga unang release niya. Simple lines at heavy darks. Wala masyadong hatchings. While this one, the second book, is by Mervin Malonzo. Siya naman ang nagsa-comics ng second book. Na full-colored, glorious full-color, and yun nga, every panel is like a art, parang heavy art, high art ang datingan, kung makikita mo. Quick read yung una, quick read naman to eh, pero mas mabilis kong nabasa to dahil hindi siya masyadong, it's not really that heavy text. Talagang yun lang yung mga heavy text. Pero other than that, hindi siya masyadong sa standards ng from a novel, tapos gagawin mong comics. Para sa ganun, hindi heavy text yung mangyari sa kanya. So, quick read lang. Binigyang pansin ni Sir Carl Joe na yung medium ng comics na dapat medyo mas mabilis yung at malalaking panels yung ginamit. Mamaya ibabrowse natin siya. So, ang bilis para ako nagbabasa ng manga. Since sanay ako magbabasa ng manga, hindi ko napansin na wala siyang kulay. Tuloy-tuloy lang ako. Effective din na black and white siya. Yun nga eh. Effective yung black and white. Effective din tong colored. So, effective yung black and white. Magkaiba sila ng naging tatak sa akin. Ng rehistro. Pero parehong effective. Yun yung maganda. Magkaibang, parang yun nga, parang nanonood ng Game of Thrones na magkaiba yung director, parang nanonood ng Harry Potter na magkaiba yung director, but it both works. Anyway, ayan siya, at itong pangalawa naman, bumuklatin din natin siya mamaya. Ito kasi, parang per panel, ninamnam ko, at medyo text heavy dahil sobrang daming nangyari dito. Ito kasi introductions pa lang eh.
dito sobrang dami nang nangyari. Ito pala, sorry. Ayan. Ang gusto ko dito, pareho siya ng size. So, kung katulad kayo ng mga ibang mahilig magpa hardcover, yung nag-customize custom hardcover. Ayan. Hindi kayo mahihirapan sa blessings. Ayan, ito hardcover siya dahil pareho siya ng size. Tapos, pero hintayin nyo na yung mga ibang books na lalabas. Ito ang omnibus. Anyway, kung makikita nyo yung binding niya, ayan. Medyo heavy glued yung dito. Tuminang ko ako. Medyo heavy glued yung nandito sa pangalawa. Kasi makapal siya eh. Hindi ko nabinilang kung ilan yung pages niya. Kita naman. At ang maganda din dito sa print na ginawa ng Anino Comics. Hindi siya, sorry. Ngayon pala sinasabi ko na hindi siya parang yung 13 yung mga Mark verse at tabi po. Ayun, huwag na tayo lumayo. Parang tabi po. Hanggang ngayon, hindi ko pa natapos dahil kada buklat ko ng libro, nalalaglag yung page. Dahil ang parang ginawa nila, gumawa ata sila ng signature na merong 8 or 16 pages. Tapos pinupito pa kasi nate na parang single pages siya, tapos dinikit. Perfect mind. Ito kasi, ang ginawa nila, para siyang pinagsama-sama niya. Ayan o, pinagsama-sama niya yung mga folded na comics. Ganun din dito, parang per issue. Meron siyang, kung ito, bibilangin mo, meron siyang 8 issues. Ito rin, merong 8 issues. Ang gusto ko sa kanila, hindi siya natatanggal. Ilang beses ko na silang binasa. At, yun yan, maganda yung pagkakabahin. Kasi isa sa mga pet peeve ko din yun eh, pag nagbabasa, parang bumilipawan ng paperclip, yung kulay din, yung clam. Para hindi lang siya malaglag. Yan, hanggang ngayon hindi ko pa natapos yung ibang mga librong yun. Anyway, yun yung nagustuhan ko dito. Kahit binulat-lat ko siya ng ganyan, yan, hindi siya kahit abusive ka magbasa. Okay siya basahin. So, tapos na tayo sa libro. Tapos na rin tayo sa mga pinagkapareho nila. Pati din sa mga pinagkaiba nila. Dumiretso na tayo sa comics. Per se. Anyway, tungkol saan ba si Jano Silang? Ang Jano Silang series ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Jano Silang. Si Jano Silang ay isang ordinaryong teenager na mahilig maglaro ng tala. Ang tala is an online game. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Biglang isang beses, yung mga kasama niya namatay. Para siyang napunta sa ibang mundo. At may natuklasan siya na... Sorry, malamang globe yun. Nag-text. Ayun, anyway. Not our sponsor. anyway, sorry, natawa ako. Yun nga. So si Jano Silang, nalaman niya na hindi siya pangkaramihong tao, isa siyang pusong, at ang Tala Game ay ginawa para hanapin ang mga tulad niyang pusong dahil merong dalawang klase ng bayani, ang mga bagani at ang mga pusong, na sila ang atasang maghanap kay Tala, na si Tala ay may kakambal na Tiyanak. Yung Tiyanak is evil incarnate itself, na lahat ng kasamaan ay nanggaling sa kanya at maghahasik ng lagim to end our world. Siya ay offspring, yung dalawang yun ay offspring ng isa pang bathala sa isang mortal. Dito sa universe nila, merong siyam na bathala at yung siyam na bathala na yun, gumawa sila yung creation story nila, gumawa sila ng gumawa ng mundo hanggang nasa ito nung version na tayo na ang nag-share sila ng kanilang mga creations. At yun nga, per bathala or per god, merong isang share. Anyway, yun yung basic nila na hinahanap na kailangan matapos ni Janus. Nalaman ni Janus na yung tala, pagka isa kang pusong, ginawa siya para sa pusong, madetect nila yung pusong. Yung pusong, sila yung makakadetect kay tala dahil nagpapalakas siya eh. Ngayon, wala nakakaalam kung nasan siya except sa kanila. Malalaman niya kung nasan siya pag natapos niya yung game. Dahil pag natapos niya yung game, mentally stimulating yung game. Parang magkakaroon siya ng signature. Parang ganun na matitrace niya kung nasan si Tala. Kasi maganda rin dito,
may mga other worlds din na napaglalaroan, tapos papakita nila kung saan galing ang mga halimaw or mythological creatures ng Pinoy. So kung mahilig kayo doon, you're gonna love this. Anyway, yun nga, ang ganda ng lore niya. Sana mahilig ako magbasa ng novels para hindi ako mabitan, pero bitan na bitan ako at sobrang ganda na nangyari dito sa book 2. Yung sa book 1 naiklian ako, feeling ko dahil medyo a bit rushed, pero sa book 2 rushed kasi siguro medyo manipis. Ito sobrang detailed, kaya sabi ko kanina quick read to, malaman siya medyo kid friendly. This one is not. I'm telling you, oh my goodness. Anyway, I can't wait for you to read it. Pag nakita nyo, hindi ako nagsasabi, hindi ako nagre-recommend talaga, hindi ako mahilig mag-recommend unless mga kaibigan ko lang, pero this one, you got to have this. Pag nakita nyo, hindi ko alam kung meron na ito sa National Bookstore, pero pag nakita nyo to sa mga cons, conventions, sa merch store, alam ko meron na ito, or sa mga book fairs, sa Anino, kunin nyo, bilhin nyo. 400 data, tama ba? This one is 200. Mga ganong batting range, mga ganong ballpark, 150 to 200, 400 to 500, 500 data. Anyway, ang ganda na ito. Ang ganda na ito. Sisimulan natin, flip through, quick lang at ayokong mga spoil. Let's go. Okay, so let's flip it. Quick flip through. Ito yung una. Diba? Parang 13 ang datingan. Black and white na hindi masyado matching. Ganun yung unang mga box ng 13. Sibong isingis. Yan lang yung tanging nakita niya nung panahon na nawawirdoan na siya, na namatay yung mga kaibigan niya tapos walang tao. Tapos yun, bigla siyang bumalik sa mundo dahil karoon na ng tricycle. So akala niya pa nagiginip lang or what. Kaya yung pamilya niya. Tapos kumakain siya, may na-imagine siyang mga matang lumuluha. Ayan, nabalita yung nangyari. Tapos lumabas doon. Tapos nakita niya si Boss Serge. Hindi si Boss Serge yung nakita niya. Yun yung bantay sa computer shop. Pero hindi yun yung nandali. Iba yung lumabas sa TV. Anyway, ayan. Tapos dumating yung nanay ni Harold, tropa niya. Kasama niya doon na namatay. Kasi weirdong-weird na siya. Tapos may makikilala siya. Na sila manong Joey tsaka si Kuya Renzo. Tapos yun, yung shota niya hindi siya makilala, si Mika, hindi siya maalala. So parang, alam mo yun, weirdong-weirdo siya, nag-search siya, na hindi niya kita niya na hindi lang pala yung unang beses na nangyari, maraming beses na. Tapos yun, doon dumating si Kuya Renzo. Yan, tapos i-explain niya sa kanya kung ano yung nangyari, pero mas mag-i-explain sa kanya si manong Joey. Explain sa kanya lahat yung tungkol dun sa game, na yung game pala is meant to find yung mga pusong. Yeah. Pero merong nangyari, bakit ganun yung nangyari, ba't namatay yung mga kaibigan niya. Kasi explain kung saan ang galing yung chanap. Hindi na siguro may flip through dahil baka ma-spoil kayo, hanapin nyo na lang siya. Next. Back cover ng kabila. Ang isa. Spine niya. Ayan. Parang video game talaga. Yan yung ano ng tala.
Ito, kita ba? Panel, i-pan out natin. Yan. Ayun. Ni-recap lang yung mga nangyari. Di ba? Menacing, nakakatakot. Ang galing ni Mervin sa mga ganyan. Parang yun yung intro. Tapos kung ano yung mangyayari sa kanya. Kung ano yung nangyari sa kanya after ng events nung nung 3 months ba to o 4 months? Basta ilang months na after mangyari nung nangyari sa barrio nila. Kasi yung climax nung volume 1 medyo matindi. So yun, magkakagulatan kayo pag binasa niya. So dito meron na siyang kasamang mga bagani. Sila, nakitira siya kinamang Joey. Kinamanang Joey. Kasama niya yung mga parang kapareho nila na naghahanap kay Tala. Para ma-defeat yung Chanak. Tapos in-explain dito kasi nung galing ang Chanak at Manananggal. Ang Manananggal at ang mga Bambabara. Diba? Ang isang bagay lang din na medyo na-appreciate ko pagka manga style yung art. Kilalang-kilala mo dahil yung mga katulad yan, buhok pa lang alam mo lang si Janos. Mabilis malaman kung sino yung mga tao. Dito, hindi masyado. Meron silang mga specific traits or sa mukha yung mga buhok. Dito, malalaman mo sila based on sa buhok. Tsaka dun sa pag-uusap nila. Ngayon, gusto ko rin dito na nagpapalit sila ng damit. Kasi hindi lang sa isang araw nangyari. So, ayos din yan. Ang ganda ng color tones na ginamit niya. Sobrang sakto. Kasi kung nabasa niyo yung After Lambana, iba yung ginamit na color tones dito tsaka dito. Pero, dito sobrang swak. Parang nanonood ng pelikula or art. Kung nagigets niya sinasabi. Ayan. Dito, makakahanap siya ng pamilya. Ang story ng volume 2 is all about family. Friends and family. Nakama. Please, nakama. Ayan. Isa sa mga climax po. Isa sa mga... What? Kasi yun. Gusto ko rin dito yung parang ginawa nila na parang Order of the Phoenix, yung mga magulang nila, ganun din. Na, o yung mga na may mga isang naunang version sa kanila na mas matanda na nag-try masugpo yung kalaban. But failed niya siya. Anyway, not spoiler. Yeah. Pinakita lang dito yung character development nila. Pero sobrang dami na nangyari. Binibilisan ko lang. Ito yung sinasabi ko kanina, story of creation. Sorry about that. As in, ang ganda na ito. Hindi ko na i-flip through dahil baka ma-spoil kayo. Sobrang daming twists and turns nung libro nito. Yun lang masasabi ko. Maganda siya. I can't recommend this enough. If you plan to read this, maiintindihan mo naman siya. Kung yung book 2 lang. At kung yung book 1 lang, maiintindihan mo din siya. Dahil pareho siya may cliffhanger. But the thing is, para sa akin, kunin mo na pareho. Ang dalawa ka na. Get the Chano Silang, ang Chanak ng Tabuan. And get Chano Silang at ang laban ng Manananggal mong Babarang. You will not regret it. It's a must have. Okay? So, yun lang. After nito, meron, sa sobrang natuwa ako sa story,
gumawa ako ng fan art. So, yun lang. After na ito, fan art. Bye-bye.